Hinahanap ngayon ng NBI ang isa pang pickup truck na kasama rin daw ng convoy ng mga nasawi sa umano'y shootout sa Atimonan, Quezon. Bukod pa ito sa dalawang iniimbestigahang SUV. Nakatanggap ng report ang NBI na posibleng sakay sa hinahanap na sasakyan ang matataas na kalibre ng baril. Inaasahan namang isusumite na ng NBI ngayong araw sa DOJ ang unang report sa investigasyon. Makibalita tayo kay Kay Butastas. Kumpara sa pagsusuri ng PNP, mas marami ang nabilang ng NBI na bullet holes sa dalawang sasakyang ginamit ng 13 nasawi sa umano'y shootout sa Atimonan, Quezon noong January 6. Ayon sa NBI Forensics Team, maigit 200 ang bullet entry points at halos 100 ang exit points sa unang SUV. Halos 6 na po naman ang entry points habang lampas na tumpo ang exit points sa pangalawang sasakyan. Kung ang mga na-recover na slug naman daw ang pagbabasehan, posibleng halos 10 beses lang nagpuputok ang mga nasa loob ng mga sasakyan. Nang tanungin si PNP Chief Director General Alan Purisima tungkol dito, sinabi niyang pinag-aaralan pa raw ang impormasyon. Yung ating action ay will be dependent kung ano yung talaga nakasaad doon sa report. Lahat po ng mga items patungkol po doon sa Atimonan incident will be ang NBI lang po ang pwede na pong magsalita tungkol po dito. Nilinaw naman ng palasyo na hindi sila magtatakda ng timetable para hindi maapektuhan ang kalidad ng investigasyon ng NBI. Kabilang sa mga patuloy na iniimbestigahan sa kaso, ang rutang tinaak ng grupo bago naganap ang barilan. Base sa report, dumaan muna ang mga nasawi sa Jose Panganiban, Camarines Norte na kilala sa pagmimina ng ginto. Dito raw nakipagkita ang namatay na leader umano ng grupo na si Viximan sa kaibigan niyang minero at negosyante. Sa panayam ng GMA News sa kaibigan ni Siman, sinabi niyang inamin daw dati ni Siman sa kanya na sangkot siya sa iligal na gawain. Ang trabaho talaga niya, gambling. Pero pinabulaanan niyang balitang may dalang pera at ginto ang grupo ni Siman. Walang pera nawawala kasi hindi ko sila napigyan ng pera eh. Walang ginto nawawala kasi wala magawin ginto pero usapan punta sila rito. Dati nang sinabi ng ama ni Siman na negosyante ang kanyang anak at lehitimong nag-ooperate ng security agency. Habang patuloy ang investigasyon, patuloy rin ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga napatay. Nitong weekend, nailibing na ang ilang namatay sa inkwentro kabilang ang ilang pulis. Naninindigan ng mga kaanak at kaibigan nila na hindi sila sangkot sa anumang iligal na gawain. Matagal namin siya nakasama. Mabait na tao si Boy. Hindi kami niniwala doon sa akusasyon sa kanya na ang unang ang pagkakarinig namin ay armed group sila. No? So hindi kami niniwala ron at involved siya sa other activities. Kay Butastas, nagbabalita, Pilipinas.